Musta ka, anime? Talakayin natin ang sampung malalakas sa marin. Pero bago yun, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutan i-click ang subscribe button, pati ang bell icon, para maging updated ka sa video natin na ilalabas. So let's go! Number 10, Giyon. Kasalukuyang Vice Admiral. Si Giyon na mas kilala bilang Momosagi ay isang Marine Vice Admiral. Sa panahon ng time skip, si Giyon ay tinuturing bilang isang kandidato upang maging isa sa mga bagong admirals. Ganun pa man, hindi niya ito nagawang putulin dahil nakuha nila Isyu at Ryukugyo ang posisyon. Si Chaton ay nagtanong sa kanya ng 100 beses pero tinatanggihan niya ito. Kailangan niya maging napakalakas para siya maging kandidato sa promotion ng Marine Admiral. Siya at si Churu ay kasalukuyang may pinakamataas na rango sa mga babaeng Marines. Number 9, Churu. Kasalukuyang Vice Admiral. Si Churu ay isang Marine Vice Admiral. Bilang Marine Vice Admiral, siya ay parte ng parehong henerasyon na kilalang Marines na si Garp at Sengoku. Si Churu ay may posibilidad na isa sa mga makapangyarihan sa Marine. Kahit sa edad niya na 63, ay sapat pa ang kanyang lakas para matalo ang matinding takot kay Doflamingo. Si Churu ay kumakain ng Woshu Woshu Nomi, isang uri ng Paramecia class devil fruit na literal na nagpapahintulot sa kanya na i-wash and i-hang out para matuyo ang isang tao at bagay na parang isang damit. Nagiging flat din ito at nawawala ng silbi, kagaya ng isang damit, dahil dito ay hindi nila makakayang kumilos. At ito ay tinuturing na isang delikadong kakayahan laban sa mga pirata. Number 8, Ryukugyo. Kasalukuyang Admiral. Si Ryukugyo ay isang Marine Admiral. Marami ang hindi nakakaalam kung ano ang kanyang kakayahan. Ganun pa man, si Doflamingo ay binansagan siya na totoong halimaw kung pag-uusapan ang kapangyarihan. Si Ryukugyo ay hindi kumakain sa loob ng 3 taon at imposibleng magawa yun ng isang normal na tao. Pero kahit ganun, ay may kakayahan pa din siyang kumilos at lumaban sa revolutionary commanders. Number 7, Fujitora. Kasalukuyang Admiral. Si Fujitora ay isang Marine Admiral. Kung pag-uusapan ay combat strength, isa siya sa tinuturing na pinakamalakas na mandirigma sa buong mundo. Kinain ni Fujitora ang Sushi Sushi Nomi, isang Paramecia type na devil fruit na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang gravity sa mapipiling lugar sa pamamagitan ng lakas na nagpagpadala ng gravitational. Si Fujitora ay may kakayahang magmanipula ng gravitational gamit ang devil fruit sa pamamagitan ng kanyang espada. Maaari siya magpadala ng gravitational gamit lang ang pagkumpas ng kanyang espada o sa simpleng paggalaw nito. Pinakita rin niya ang 2 uri ng haki, Busushoku Haki at Kenbonshuku Haki, upang mabayaran ng kanyang pagkabulag sa labanan. Number 6, Kizaru. Kasalukuyang Admiral. Si Kizaru ay isa rin sa mga pinakamapangyarihan na mandirigma sa buong pamahalaang pandaigdig at ng Marines. Ang pinakadakilang aspeto ni Kizaru ay ang kanyang physical na kakayahan na napakabilis at pambihirang reflexes na kung saan ay karagdagang pinausay ng mga liwanag batay sa kapangyarihan ng kanyang devil fruit. Sa katunayan nga, si Kizaru ay nagtataglay ng kapangyarihan ng Pika-Pika Nomi, isang uri ng devil fruits na nagbibigay sa kanya ng kapangyarihan ng elemento ng liwanag. Siya ay may kakayahang ilipat at umatake sa bilis ng liwanag at ang lahat ng kanyang pag-atake ay base sa elemento ng liwanag. Tulad ng pagpuputok ng enerhiya sa kanyang daliri o sa kanyang paa, ang kanyang kapangyarihan ay napakamapanira dahilan upang magkaroon ng pagsabog at madaling makasira ng mga gusali. May kakayahan din siyang sumasalamin sa kanyang sarili at mabilis makalipat sa susunod na lugar sa bilis ng liwanag. Dahil sa lakas ng devil fruits na ito ni Kizaru ay posibleng pinakamabilis siya na tao sa buong mundo. Number 5, Aokiji. Former Admiral. Si Aokiji ay dating Marine Admiral. Siya ay nanominate ni Sengoku para sa posisyon na Fleet Admiral. Yun nga lang, natalo siya ni Akainu sa posisyon kaya nagresign siya at sumali siya sa Blackbeard Pirates. Si Aokiji ay may ice fruits na pinapayagan siyang kontrolin, lumikha at gawing yelo ang isang tao o bagay.
Ginagamit niya sa labanan ang kapangyarihan ng kanyang ice-ice fruits upang ang kalaban ay tumigas na parang yelo at para di rin makagalaw sa pamamagitan ng paghawak sa kalaban. Sa ganitong paraan, kayang-kaya niya matalo ang kalaban. Ang devil fruits na ito ay talaga namang makapangyarihan. Ginamit niya rin ito sa labanan nila ni Akaino sa Punk Hazard sa loob ng 10 araw. At nagdulot ito ng pagbabago sa isang bahagi ng Punk Hazard at nabuo ito bilang frozen wasteland. Kinukonsider din si Aokiji na malaking asset ng Marine at nagdulot ng malaking impact sa military strength ng Marines ang pag-alis nito. Kinumpirma ito ng Gorosei at tinawag itong Enormous Power habang dinidiscuss ang pagsali nito sa Blackbeard Pirates. Number 4, Kong. Kasalukuyang Commander-in-Chief, dati siyang Fleet Admiral. Si Kong ay Commander-in-Chief ng World Government. Siya ay dating Fleet Admiral sa panahon ng labanan sa Edward 20 years ago at 24 years ang panahon ng Roger's execution. Kaya siya binigyan ng posisyon bilang Commander-in-Chief dahil na rin sa kanyang malakas na pangangatawan at sa kanyang dating ranggo sa Marine. Pinagbasehan din dito ang mga peklat niya na nakuha sa labanan kaya itinuturing siya bilang isa sa makapangyarihan at malakas na Marine. Ganun pa man, ang tunay na kapangyarihan ni Kong ay hindi pa pinapakita. Number 3, Sengoku. Kasalukuyang Inspector General. Si Sengoku ay isang Fleet Admiral's Marine during pre-time skip. Nagawa niya rin magtagumpay kay Kong at unahan si Garp pero sa kasalukuyan ay isa na siyang Inspector General ng Marine. May tuturing siya na isa sa malakas na Marine sa kanyang henerasyon kahit wala pa siyang nakakain na kapangyarihan ng Devil Fruit. Si Sengoku ay may napakalakas na lakas upang madali niyang mahawakan sa ulo si Garp ng isang kamay. Si Sengoku ay nakakain ng Hito-Hito Nomi o yung Daibutsu na nagpapahintulot sa kanya na maging isang giant golden Buddha. Si Sengoku ay may matindi ding lakas na kayang tumugma sa kanyang malaking sukat. Sa form na ito, si Sengoku ay maaaring maglunsad ng malawakang pinsala sa pamamagitan ng shockwaves. Number 2, Akaino. Kasalukuyang Fleet Admiral. Si Akaino ang kasalukuyang Fleet Admiral ng Marines. Pinapakita ni Akaino na meron siyang napakalaking lakas at isang superhuman durability. Siya ang nakakain at nagtataglay ng Mago-Mago Nomi, isang Logia-type devil fruits na kayang baguhin o ibahin ang katawan sa isang magma. At kaya niya rin ito manipulahin sa anumang kagustuhan niya at wala itong limitasyon. Ang kanyang kakayahan ay may mas mataas na kakayahan kaysa sa pyrokinetic ni Ace. Ayon kay Oda, pinagmamalaki niya ang Devil Fruit ni Akaino bilang isa sa pinakamataas na offensive power sa lahat ng uri ng Devil Fruits. Sa panahon ng labanan nila ni Aokiji, para sa posisyon bilang Fleet Admiral sa Punk Hazard, inilabas ni Akaino ang kapangyarihan ng kanyang Devil Fruits at nagresulta ito sa pagbabago ng panahon sa isang bahagi ng Punk Hazard at iniwan niya ito bilang isang Blaze. Number 1, Monkey D. Garp, kasalukuyang Vice Admiral. Si Garp ay isa sa makapangyarihan na karakter na nakita ko sa series ng One Piece. Kasama si Roger, kinalaban nila ang Rax Pirates na sa pangunguna ni Rax D. Sebek at ng tatlong yonko na si Whitebeard, Big Mom at Kaido. At nagawa nila ito talunin kaya hinirang si Garp bilang isang Heroes of the Marine. Kilala rin si Monkey D. Garp sa pag-corner at pakikipaglaban kay Goldie Roger. Dito rin sinabi ni Roger na siya at si Garp ay maraming beses na muntik magkamatayan. Tinalo din ni Garp si Don Chinchaw sa pamamagitan ng isang suntok na mayroong bounty na nagkakahalaga ng 500 million berries sa kanyang prime. At sinasabing kayang humati ng kontinente sa pamamagitan ng headbutt. Ang lawak ng kapangyarihan at katanyagan ni Garp ay pinakita sa panahon ng labanan sa Edward. 3 taon bago mamatay ang Pirate King. Inihayag na inaalok siya ng promotion sa rango bilang isang admiral nang higit sa isang beses. Ngunit paulit-ulit na tumanggi si Garp sa pag-promote. Sa kabila ng kanyang advanced na edad, si Garp ay mayroon pa rin napakalaking lakas. Hanggang dito na lang ka-anime. Kung nagustuhan nyo ang ating top 10, mag-iwan lang ng comment sa baba at aking babasahin at pupusuan. Muli, maraming salamat. This is Phantom Man. And sign out.